Inayos ko tong libro ko eh. Pag naayos to, audit proofing ang title. Oh! Train law malapit na. Panay na ang labas sa mga balita. Oo, sa TV, sa radyo, at sa newspaper. Train law. Alam nyo, kaya kailangan yung train law. Explain ko lang. Kasi kulang na sa budget ang Pilipinas. Kailangan na ng pera. So, kailangan ilabas ang train law within this year. Within this year. Alam nyo ba yung feeling ko? Nung bata tayo, no, pag may palapit ang Pasko, napakasaya natin. Ganun din ang feeling ko ngayon. Palapit na naman ang Pasko. Ano Pasko mo, Mr. Maestro? Train law. May train law na naman. Okay. Bakit? Kasi sa train law, number 2, ilalabas yung tax amnesty. Tax amnesty. Sir, ano yung tungkol sa tax amnesty? Oh, yung lola tsaka lolo mo na hindi pa namatay na, sumalangit na wa, nag-iwan ng sangkatutak na property sa'yo, worth 2 billion pesos. Wala kang perang pambayad kasi puro lupa. O ngayon, pwede ka nang magbayad at a discount. Why? May tax amnesty. So yung lupa na naiwan ng lolo't lola mo na namatay na, sumangalawit na ba, ay may lilipat na sa'yo. Yay! Next, may deficiency tax ka, hindi mo kayang bayaran. Huwag mag-alala. Pag naglumabas ang tax amnesty ngayon, hindi mo na babayaran yung deficiency tax mo. Okay, narinig mo ba ako? Okay, good. Next, may kaso kang tax evasion. Pag may tax amnesty, isasama daw nila yung tax evasion mo. Good. O, BIR, ha? Lagay mo yan sa note mo. Natalo kita sa tax evasion case na chinarge mo sa akin, ha? Yee! Next, may business opportunity. Opo. Sa train 2, sabi ko sa inyo eh, sabi ng batas, sabi ng konstitusyon, ang oportunidad daw ay kine-create ng law. Eh ano ba yung pinag-aaralan natin? Train law, o, diba? Tax reform, acceleration, and inclusion. Law yan. It creates law. Anong tawag sa business na makikreate niya? Opportunity. Ano opportunity, Mr. Maestro? Tax amnesty. Opportunity yan. So, pag may opportunity at ginawa mong action, ang opportunity magiging income. Yung opportunity, maganda yan. Sa utak, sa puso, nagpapasaya. Katulad ko, masaya ako ngayon. Pero, kung hindi ka mag-a-action, wala kang action na gagawin. Ngayon pa lang, wala kang income. Kaya ang yumayaman, mga BIR officials, eh, why? Alam nila ang batas. Nagkakapera sila sa batas. Ikaw din pwede. Eh, hindi naman ako CPA. Hindi rin ako lawyer. Unang-una, hindi mo kailangan maging CPA o maging lawyer. Okay? Sinabi ng batas na ang Pilipino ay dapat magkaroon ng opportunity at magkaroon ng income sa kanya opportunity. Wala naman sinabi maging ang lawyer lang magkakaroon ng income eh, o CPA lang. Eh. So kahit sino pwede. OFW, nurses, engineer, architect, doktor, pwede yung maging tax consultant. Kahit na ho kayo ay hindi nakapagtapos ng kolehiyo, pwede naman po. Ayan. So ano gagawin ko, Mr. Maestro? Gustong gusto ko na. Sawan-sawa na ako sa pagiging talunan. Ha? Ang liit ng aking kinikita, gusto kong dagdagan. Yes, pwede ho ninyong dagdagan ngayon yan. Meron ho akong event na darating. Pumunta lang ho kayo dito sa Emilino T. Maestro para malaman nyo yung tatlong bagay. Venue, time, kailan magsisimula at kailan matatapos, at date, kailan gagawin. Okay? Meron akong event para magkaroon kayo ng business opportunity and business income sa tax amnesty. Sir, ano tuturo mo sa event na yon? Very simple lang. Starting, saan ka magsisimula? Marketing. Oh, paano mo i-market yung sarili mo? Oh, pwede tayong mag-partner dyan. Pwede kitang maging dealer. Financing. Saan ka kukuha ng financial mo?
para ma-ignite mo yung business mo. At panghuli, skills. Akong bahala sa skills mo, bossing. Basta sa taxation, ako kakampi mo. Kampi tayo. Income mo at income ko, pagsasamahin natin. Yung income ko, i-share ko sa'yo. Basta't mag-business partner tayo para tayong grab partner. Nga pala, gagawa pala ako ng lecture about grab taxation. Grab opportunity. Hindi, kung nagalo-halo na. Grab driver, ano taxation nun? Grab operator, grab partner, ano ang taxation nun? Pero teka muna, naliligaw na naman tayo. May train to. So, dapat positioning ang pinaka-importante. Tax amnesty ang negosyo natin, subject matter. Ang business natin, opportunity natin, ang income natin manggagaling sa tax amnesty. Kasi lahat, karamihan ng Pilipino, pati naman ng BIR eh, walang first-hand experience sa darating na tax amnesty. Pero ako po, ilang tax amnesty na pinagdaanan natin at yung experience na yon ay, o experiences na yun ay makakatulong. So, iniimbitahan kita. Ikaw. 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 Ha? Na umaten sa aking event dahil tayo ay magkakaroon ng negosyo sa tax amnesty. Hanapin lang po ninyo yung date, time, and venue sa emilinotmaestro.com. Okay? O yung videong susunod, pakipanood po ninyo, ha? Tang, 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 tang. Ito po topic natin, protection tax mapping. Okay? Habitual na po, okay, at hindi ho natin pwedeng pigilan na mag-tax map ang BIR. Allowed ho ang BIR na mag-tax mapping sa inyo 3 times a year. Ayan ho, 3 times a year. So, ano nangyayari pag nagta-tax map ang BIR? Alam po ba ninyo na nagsasarado ng kanilang sales outlet o mga negosyo yung mga taong na tina-tax map? At ito ho masakit. Sa BIR priority program ng 2018, ha? BIR priority program 2018. Ang priority po, ito malungkot, small taxpayer. Small taxpayer ho ang priority. Sino small taxpayer? Tayo. Okay? So, para maiwasan ho natin, ha? Kasi, iwasan na natin yung mga tarantado at mga corrupt na BIR official. Ang hinihinging lagay ho sa tax mapping is 5 to 10,000 per visit. Okay? Hindi lang yan. Hawak ka sa leg. So, para maiwasan yan, ino-offer ko po sa inyo ang serbisyo ng grupo ko. Emelino T. Maestro, poproteksyonan ko ho kayo sa tax mapping ng BIR. Wala ho kayong babayad sa akin for the next 12 consecutive months from the month of purchase. Wala ho kayong gagawin, mga kasama. Bibili nyo lang po yung libro. At may pupunta hong tao sa inyo, of course, yung expenses, air, sea, land, fares, lodging, meals, and other related expenses para ho maitama kayo. Forever na hindi na kayo ma-tax map, eh, of course, sa inyo yun. So, this video will amend all my previously issued video having the same subject matter. Okay? Bibili lang ho kayo nito. Libro. At open ho ako sa dealers. Ha? Sino man ang gustong maging dealer ko, lalong-lalo na sa mga probinsya, kulang na kulang po ang mga consultant, mga competent, caring tax specialist.
competent and caring tax specialista dyan po sa probinsya. So, ito po yung libro, bibili nyo po sa akin. At pag binili nyo po sa akin, definitely, may coding ho ito. Protektado ko ho kayo sa tax mapping. Only buy the book 12 consecutive months from the time of purchase. Eh sir, pag lumagpas na yung 12 consecutive months, maliit na lang po yung ibabayad nyo sa amin. Okay? Iniisip ko nga, okay lang ba sa inyo 500 a month protection nyo sa tax mapping operations ng BIR? Inassure ko sa inyo, yung tax mapping penalty, doon lang naman kayo natatakot, di ba? Sa laki, hindi naman kayo pwedeng ipasara ng tax mapping, ilagay nyo sa utak nyo. Hindi kayo pwedeng ipasara ng tax mapping. Kayo lang po, voluntarily, ang nagsasara ng tax mapping. Pag, andyan na, BIR, sarado natin. Ayun, ganun na nangyayari. Andyan na, BIR, sarado natin. Ah, takot na takot kayo. So, tatanggalin natin unang-una sa inyo yung fear ninyo sa tax mapping. Which is wala namang kakwenta-kwenta at walang pinanggagalingan. Ang BIR lang naman ay nag-i-impose ng batas. So, tuturungan ko kayo para hindi kayo matakot. Okay? Turungan ko kayo paano hindi matakot at paano labanan yung fear na nasa inyo. At yung BIR penalty. Okay? Yung BIR penalty para dyan sa tax mapping, i-zero natin. Zero. I-zero natin. Okay? So, wala kayong gagawin uli. Bibili lang ho kayo ng libro ko. At open po ako sa mga partners. Para tayong Grab partners o Grab driver ko kayo. Kayo yung driver. Kayo yung nagdadala ng pasahero. Kayo yung kumikita ng komisyon dito. Okay? Kontakin nyo ako ngayon na para mag-usap tayo. Okay? May tax accounting seminar tayo mga ka-tax. Paliwanag ko lang sa inyo yung benefits kapag umatin ka at maturuan kita, okay? May tatlong major benefits ang tax accounting. Number one, it will lower your taxes. Ina-assure kita niyan. Kasi ako po yung ebidensya. I can lower my taxes without bribing, without doing illegal things. Hindi ko kailangan ng advice ng BIR officials. Irrelevant sila sa akin. Lalong-lalo na yung mga corrupt. Tanggalin na natin sa buhay natin ang corruption para maging magaan ang buhay natin. At may pasa natin sa mga anak natin yung hindi naglalagay. Okay? Kasi ang dami kong nakausap na mga magulang. Ha, para lang maiwasan nila yung stress nila sa letter of authority, ipinapangalan yung mga negosyo nila sa anak nila. Sabi ko sa kanila, kung ipinangalan mo sa kanila, dating gawi ka pa rin ba? Oo, kailangan eh. So, pinasa mo lang kako yung sakit mo sa anak mo. Kung may cancer ka, pinasa mo yung cancer sa anak mo. Kasi may cancer yung business mo eh. Pinasa mo sa anak mo yung business mong may cancer. Hindi magkakaroon din ng cancer yung anak mo, okay? Ayaw natin yon. Pero pag tax accounting, ang ipapasa mo sa anak mo, malinis, walang sakit na dugo. Next, pag gumamit ka ng tax accounting, no deficiency tax ka, ina-assure ko sa'yo yan. Kasi tax accounting ang gamit ko. At yung mga kliyente ko, tinuturuan kong gumamit ng tax accounting. Ikaw, accountants, bookkeepers, o consultants, kahit na lawyer ka, tuturuan kita ng tax accounting. Actually, may libro na nga ako dyan eh. Kasi for the past 20 or 30 years ko na sa practice, karamihan ang nakikita kong libro, walang laman. So, doon nagmumula ang deficiency tax. Tsaka, later on, i-discuss ko sa inyo ha, na yung mga CPAs na nagse-certify o gumagawa ng financial statements, na ang basis ay walang laman ang libro, bawal po yon. Explain ko yan sa inyo para wag na ho kayong kumuha ng mga CPAs na hindi ho marunong mag-audit. Kasi paano nag-audit yung isang CPA na walang laman ng libro? Okay? Mag-isip po kayo, ha? Third na benefits ng tax accounting, court on your side. Lagi ho kayong kakampihan ng korte. Hindi lang ho yung regional trial court, municipal trial court, o yung court of tax appeals.
ang pinaka-importanting korte na kakampi sa inyo ay Supreme Court. Bakit mo nasabi yan, Mr. Maestro? Kakampihan ako ng Supreme Court. Yes! Kasi ho, naglabas na ho ng desisyon ng Supreme Court na inuutusan tayo, ha, under its decisions based on the case of Commissioner of Internal Revenue versus, ha, versus sino ba yun? Lancaster. Naglaban yung BIR, sabi ng BIR sa Lancaster, oy, gumamit ka ng financial accounting. Sabi ng Lancaster, ayoko, gagamit ako ng tax accounting. So naglaban sila, kasi pag tax accounting, walang babayarang 6 million ng Lancaster. Pag gumamit siya ng financial accounting, magbabayad siya ng 6 million. Oh, ano sabi ng korte? Sabi ng Supreme Court, BIR, mali ka. Actually, yung case eh, tumagal ng 20 years, 20 taon bago nakapag-decide ng Supreme Court. Oh, BIR, mali ka ha. Eto sa'yo. Okay. Sabi ng Supreme Court, ang dapat gamitin ng Lancaster. Lancaster po ay isang taxpayer, ay tax accounting. So kung ang Lancaster pinagagamit ng Supreme Court ng tax accounting, hindi ba ikaw, oo, makinig ka, ikaw na nakikinig at nanonood sa akin, tax accounting gamitin mo. Kung ready ka na, tuturuan kita. Walang problema yon. At saka gusto kong makita mo to, bakit natin ginagamit yung desisyon tungkol sa Lancaster? Kasi nakasulat ho sa Article 10 ng ating batas, judicial decision forms part, Article 8 yan. Judicial decision form part of the legal system. Mas mataas minsan, sir and ma'am, yung decision ng Supreme Court doon po sa ini-implement na administrative rules and regulation ng BIR. Kaya ini-invite ko ho kayo dahil worth naman, di ba, kung malolower mo yung taxes mo, wala kang deficiency taxes, wala kang letter of authority, at yung court laging nasa side mo, very, very powerful kayo using tax accounting. Okay, mag-register na po kayo kasi meron ho tayong early bird o anumang bird na nandiyo dyan, angry bird. O may pagkakataon ka na. May pagkakataon ka na. As for these packages. Okay? Ganito kasi yan eh. Kapag bumili ka sa akin ng libro or na-i-train kita, ibebenta kita. Dito kita ibebenta sa tax mapping apps. Nakikita ba ninyo? Yung mga kulay blue na nakita nyo dyan, mga tao yon, mga right now, mga accredited sila, pero pipiliin ko pa sila eh. Ayan, sa buong, ano yan, buong Metro Manila and nearby provinces. So, pag pinindot mo ito, lalabas yung service. Ayan. VAT, income, at saka withholding tax. Bookkeeping yan. Pag ito naman kulay green, letter of authority, SDT, BMB, benchmarking, tax mapping, offline candado, LN, letter notice. Ito naman, dilaw, tungkol sa assessment. And of course, yung kulay pula ay tungkol po sa collection na ng buwis. So dito, para tayong mga grab, ha, na immediately, pag may problema yung mga taxpayer, ito po yung apps na kukunin nila. Makikita ngayon nila dito, ayan, yung mga available tax specialista na pwede nilang kausapin. Siyempre, babayaran po nila kayo. Ganun po ang mangyayari. So, ano sir yung tax specialista? Ayan, tax specialista. Walo ho yan, pero pito lang ho yung sinulat ko. Yung pangwalo ay yung tax bookkeeping specialista. Siguro later on, magbibigay ako ng lecture about tax bookkeeping at saka ano pagkakaiba nito sa financial bookkeeping and managerial bookkeeping. Paliwanag ko lang ito.
Yung una is BIR tax mapping. Pag na-train kita, may libro ho kasi ko dyan. Okay? Ayan. Bibigyan kita nito. Hindi naman pala bibigyan. Bibilin mo to. Pwede kong pautang sa'yo. Depende. So, dito sa tax mapping, kasama rito yung libro para sa BIR lifestyle check. At saka yung BIR open cases specialista. So, isang libro, tatlong specialization kagad ang makukuha nyo. BIR tax mapping, BIR open cases, at BIR lifestyle checking. Yan. Pagkatapos kayong bumili ng librong ito, sinabi ko nga kanina, ilalagay ko kayo rito sa aking apps. Tax mapping apps na sa Google Play Store. Next, offline kandado. Tuturuan ko kayo ng offline kandado, bibili rin kayo ng librong ganito. Okay? May packages tayo para sa OFW, non-CPA, non-lawyers, dun po sa mga bookkeepers na gustong pataasin yung kanilang kita, sa mga accountants na gustong pataasin ang kita nila, sa mga CPAs na gustong pataasin ang kita nila, at sa mga employed accountants, bookkeepers, consultant, financial analyst, financial planner, financial advisor na gustong pataasin ang kita nila, ini-invite ko kayo na maging tax specialista. So sa offline kandado na libro, kasama na po dito yung BIR inventory taking at saka BIR benchmarking. So, tatlo uli yung inyong specialista na pwede kayong kumita. And of course, meron po tayong pang tax specialista, pang BIR letter of authority. Exclusive lang po siya kasi medyo profitable po itong ganitong klaseng negosyo. And meron tayong BIR subpoena. Napapansin nyo may mga librong pinaplas dyan. Bibilin po nyo yan para kayong maging miyembro ng tax specialista. At pagkatapos po, ilalagay ko po kayo doon sa tax specialista o tax mapping apps para malaman po ng tao na kayo po ay nag-o-offer. So, meron po tayong mga special packages. Very special sa akin ng mga OFW. O kayo mga OFW, i-present nyo lang na kayo ay talagang OFW. Turuan ko ho kayo na maging tax specialista at immediately maibenta nyo yung sarili ninyo sa mas maraming taong nangangailangan. Labanan na po natin ang BIA graft and corruption. Labanan po natin yung mga harassment, oppression, harm, at saka pananakit nila sa salita, pagtotorture ng utak, maging tax specialista po kayo. So, marami hong salamat at magkita-kita ho tayo sa mga susunod kong seminars. O sa mga taxpayer, kung meron kayong Bible, dahil unknown yung pupuntahan nyo, yung taxation din po is unknown. Kailangan po ninyo ito. Salamat po.